Okay? Maraming salamat po sa inyong mga palakpakan, mga kaibigan. At isa pong malaking karangalan na kami po ay naririto ngayong gabi upang magbigay sa inyo ng kasiyahan. At bago po kami magpatuloy, mga kaibigan, nais ko munang batiin lahat ng mga audience na naririto. Si Ginoong Romy Ladjana, ayan, at ang aming manager, si Manager Gonzales. Okay, mga kaibigan, at bago po kami magpatuloy, ay nais ko munang ipakilala naman sa inyo ang pinakamagandang lalaki sa bayang walang tao. Di ba niyo na itatanong, mga kaibigan, nung kami dumating dito kanina, medyo maaga pa po. At meron pong nakakita-kita po. Napansin ko po yung sinabi. Si Tabo daw ho pala'y maitim. Hindi ho naman yan maitim. Napaka-itim. Alam niya, mga kaibigan, sa masulok po ng Pilipinas kami makarating at magtanghal. Maging sa ibang bansa. Nung huli po kami magtanghal sa Canada, sa Vancouver, sa Winnipeg, masyado pong hinamak ng ating kapwa Pilipino. Siya po'y inalipusta sa Canada. Dahil po sa kanyang karumaldumal na mukha, mga kaibigan. Subalit sa pagkakataong ito, dito sa ating pagsasaya, nais kong ipakilala sa inyo. At sana naman po, hinihiling ko sa inyong lahat. Ituring naman niyo siyang parang tao. Anong palagay mo sa akin, unggoy? Gorilla. So, mga kaibigan, para sa inyong kasiyahan, palakpakan muna natin si Tabo. Maraming salamat po. Pasensya na ho kayo sa pagpapakilala ng aking kasama. Ang totoo po, siya lagi ang humahamak sa akin. Sa bagay ito, kasama ko, pwede akong hamakin sapagkat sa aming pumbayan, sa isang bayan sa Padre Garcia, Batangas, siya po isang tao ginagalang. Wow, thank you. Katunayan po sa aming bayan, siya kinikilalang isang dakilang politiko. Thank you. Katunayan po sa kasalukuyan, siya po ay isang kinsihal. Masandali lang. Ano kinsihal? Baka ibig mo sabihin konsihal? Siya ho ay kumandidatong konsihal ay naging panlabing lima. Opo. Uy! Tago, ako gusto mo pa ako rito. Ito talaga. Alam po niyo, mga kaibigan, na hindi namin nakalain kami makakarating pa. Sapagkat kanina umagay ako'y nagkaroon ng problema. Ano naman yun? Biglang sumakit ang aking ngipin. Aha. Kaya ako'y nagpunta muna sa doktor-dentista. Sabi ko, doktor, masakit po ang aking ngipin, aking ipabubunot. O, ngayon? Sabi sa akin ng doktor, sige, maupo ka at kita'y bubunutan. O, man. Sabi ko naman sa doktor, sandali lang po, doktor. Ako po'y natatakot bunot ng ngipin at ako'y naduduwag. Ah, ganun? Takot ka? Oo. Sabi sa akin ng doktor, kung ikaw ay natatakot at naduduwag magpabunot ng ngipin, ere ang isang buting pundador, inumin mo't na ikaw ay tumapang. Wow, pundador. Ininom mo naman. Ininom ko lahat ng alak. Oh. Nung aking maubos, sabi sa akin ng doktor, kumusta? Takot ka pa, duwag ka pa. Ano sabi mo? Sabi ko, ay, ako matapang na. Bah, okay. Ha? Tunay na pag may gumalo ng ngipin ko, talagang susuntukin ka. Tarantado ka. Di lalo kang hindi nabunutan yan. Ay, di nagtakbo ang doktor. Isa pa hong malaking problema. Nung ako'y umalis sa aming kaninang tanghali, ang aking asawa'y naluluka na yata. Ano? Sandali lang, pare. Pagkaalam ko naman sa asawa mo, matino yan eh. Nakauluka na. Bakit naman? Ay isipin mo lahat ng luko at luka doon sa aming pinadadalahan na sulat. Ano? Lahat ng siraulo, pinadadalahan na sulat? Oo. O ba'y naluluka na ang asawa mo? Ano naman sinasabi sa sulat? Bakit? Hindi mo pa ganatatanggap ang sulat mo? Hindi pa. Todo ito. Sinama mo pa ako sa mga siraulo. Kaya ako ho nasabing naluluka ng asawa ko. Di man po niyo na itatanong, kahapon kami nagdaos ng aming 25 taong kasal. Iniistorya mo pa. Siyempre naman ho kagabi aming ginugunita ang unang gabing nagdaan. Ano? Unang gabi ginuginita pa niyo? Siyempre. O talaga? Eh habang kami naglalambingan ng aking asawa, sabi ko sa kanya, darling. Para naman ako'y ganahan ni ikaw na may dumaing. Uy! Pambihira ka naman. Pinadaing mo pa. Ay, yung asawa ko'y dumaing. Oh. Sabi nung aking asawa, wala tayong bigas, wala tayong pera. Isip na to. Di lalo ko hindi ginanahan yan. Ay, luka na nga! Uy, sobra. Siyempre ho, kahapon ni aming anibersaryo, kami mag-asawa nagpunta sa simbahan. Ba, dapat lang. Nung kami nasa simbahan, sabi ng pari, tindig ang gustong pumunta sa langit. Mm-hmm.
Nagtindig ang lahat ng tao. Nagtindigan ang tao? Oo. Ay, yung asawa mo? Hindi natindig. Ba, hindi tumayo? Kita ng pari, hindi natindig. Oho. Uh-huh. Nung makaupong lahat ng mga tao, sabi ng pari, tindig ang gustong pumunta sa impyerno. O, ngayon? Walang natindig. Wala. Ay, yung asawa mo? Hindi rin natindig. O ba, hindi rin? Kaya ang ginawa nung pari, nilapitan ang asawa ko. Sabi nung pari sa aking asawa, sister, saan mo ga talaga gustong pumunta? O, ano sabi? Sabi nung aking asawa, ala, ayos na ang tayo ko rin, eh. Ala, yung asawa ko, luka na, bingi pa. Ano? Luka na, bingi pa? Oo, kaya nga napilayan, bingi. Napilayan dahil bingi? Oo. Ba, paano nangyari yun? Sakay kami sa jeep. Oh. Antuli ng takbo ng jeep. Oh, ngayon? Habang tumatakbo ang jeep, may sumigaw ng galaon, galaon, galaon. O, di napilayan? Yun lang napilayan, na? Ay, ang pakinigay, talon, talon, talon. Ayun ang asawa ko, kaya naluka, nagka-nervyos. Bakit naman? Kung inyong natatandaan pa nung lumindol ng malakas sa Mindoro. Oh. Noon, na-disgrasya magka-nervyos ang asawa ko. Bakit? Ika-15 ng Disyembre. Ika-15? Oo. Oh. Alas 2 ng madaling araw, kami mag-asawa nakahiga. O ngayon? Biglang lumindol. Uh-huh. Natakot ang asawa ko. Sabi nung aking asawa, Diyos ko, Diyos ko, katapusan na. Siyama. Sabi ko, hindi, ika-15 laang. Tarantado talaga ito. Siguro kaya naluka yung asawa mo dahil din sa'yo eh. Nako, buti naman ako'y nagka-asawa kahit luka. Bakit naman? Aba, ay kung wala naman lukay, walang papatol sa akin eh. Napakarumbol mo naman, pare. Sabi nga ng tatay ko, Tabo, yung asawa mo pala'y luka, aking ipagagamot. Oh. Sabi ko, tatay, utang na loob, huwag mong ipagagamot yan. Bakit naman? Pag yung gumaling, hihiwalay yan sa akin. Tatauhan ha. Yung asawa ko, sana'y kasama ko dito ngayon. O, ba't di mo sinama? Eh, kaya ako hindi nakasama. Kaninang umaga, sakay siya sa bisikleta. Oh. Antuli ng takbo ng bisikleta niya. Mabilis ang takbo? Habang tumatakbo ang bisikleta, yung gulong tumama sa bato. Oh. Ay di sumimplang. Naku, kawawa naman. Siguradong basag ang ulo ng asawa mo. Ay hindi, maliksi yun eh. Ah, maliksi naman. Oo, naituon agad ang mukha. Naituon. Uy! Pambihira ka, maliksi. Bangas din yun. Pambihira yung asawa ko, talagang problema ko. Sabi ko kahapon sa aking asawa, Darling, ayaw ko ng may pusa sa bahay. Ako'y allergy sa balahibo niyan. Uh-huh. Sabi ko sa kanya, yung pusang iyan, dalhin mo sa malayo at iyong iligaw. Pa, pinaligaw mo yung pusa? Oo. Ang ginawa ng aking asawa, ang pusa, dinala sa malayo. Oh. Nung umalis sa bahay, alas 7 ng umaga. Ang aga naman. Nung magbalik, alas 4 ng hapon. Wow, maghapon din ha. Nung makarating sa bahay, sabi ko sa kanya, Darling, kumusta? Oh. Nailigaw mo ang pusa. Ano sabi? Sabi ng aking asawa, ala, lintik na pusa yan. Kung hindi ako sumunod yan, hindi ako makaka-uwi. Pambira talaga yan asawa mo. Siya pa palang naligaw eh. Ay, luka na nga! Sabi ho, kami mag-asawa eh. Nakahiga. Hmm. Nung ako'y makatulog eh, ako'y nanaginip. Nanaginip ka? Ang panaginip ko'y ako'y namatay. Ha? Ako'y nagpunta sa langit. Sa panaginip mo? Oo. Pagdating ko sa langit, sabi ni San Pedro, buhay ka pa. Oh, bakit daw? Sabi ko kay San Pedro, bakit ho? Sabi ni San Pedro, yang basong may laman langis, yan ang langis ng buhay mo. Ah, ganun. Pag naubos ang langis sa baso, patay ka na. Ayun po lang buhay ng tao. Eh, kay kukunti na ang laman. Kukunti na ang langis mo. Eh, sabi ko kay San Pedro, alin po ang langis ng buhay ng asawa ko? Oh. Sabi ni San Pedro, yang katabi, punong-puno pa. Naku, punong pa naman? Ay, di pala ako'y mauuna. Ah, sigurado ko, kunti na sa'yo eh. Aba, yung asawa ko'y miski yun ay luka, yun ay may tsura. Oh. Ay, di pag ako'y nauna, ay di yun ay may tutungit doon. Uy, tarantado ka luka na, may tutungit pa. Kaya ang ginawa ko'y dinaya ko si San Pedro. Ano dinaya mo? Ang ginawa ko'y sinasalo ko ng kamay yung baso ng aking asawa. Isinasaling kong ganyan sa aking baso. Aba, dinadaya mo talaga. Oo, salok at salin. Oh. Nung malapit nang mapuno ang aking baso, ako'y nagising. Bakit? Ako'y sinampal ng aking asawa. Ano? Sabi ko sa aking asawa, bakit mo ko sinampali ang sarap ng pangarap ko? Oo nga naman eh. Sabi niya ng aking asawa, bakit hindi kita sasampalin? Pagkakahipo mo'y ipinaamoy mo. Uy! Tarantado! Sobra naman yung panaginip mo, bastos! Ayun ang mga asawa mo, iluka rin eh! Ano? Pati asawa ko? Oo, iluka rin yung asawa mo. Oh, talaga? Sa bagay, minapapansin din ako dyan sa asawa ko eh. Oo, oh, palibhasa magkumari, parehong luka. Oo. Oh. May napapansin din ako dyan sa asawa ko talaga. Bakit? Anong napansin mo? Alam mo, para yatang gustong matutong magmaneho. Bakit naman? Abay, kami ngayon nakahiga na kagabi. Oh. Natutulog na ako. Kagabi? Bigla ako nagising. Bakit? Abay, hawak-hawak yun sa akin. Aba, hawak yun sa iyo. Ikinakambyo. Bakit nakambyo? Sabi niya, primera, segunda, tercera, kwarta. Dito pa ang kwarta sa harapin, nabaligtad yung kambyo.
Nako, magkumari nga yung dalawa. Bakit? Ay, yung asawa ko'y gusto rin magmaneho. Aba, ganun din? Ay, kagabi ganun din, ako'y nagising. Hawak din na sa akin. Pareho! Sabi sa akin ni Tavo, ako'y salinan mo ng 10 litros. Kantado, dami naman noon, 10 litros. Eh, sabi ko, hindi yan ay awa sa banay. Sobra ka naman. Pareho lukang asawa natin eh. Mambira, dinamay mo pa yung asawa ko. Okay, shoot. Kakanta ko ng solo. Mga kaibigan, sa'yo po niyo at sa gusto ko'y kakanta ng solo. Sandali, sandali. Ba't magsasolo kayo dalawa tayo rito? Ipakikilala ko sa lahat ng taong narito ako'y marunong kumanta ng solo. Talaga mo sige magsolo? Oo. Okay, sige. Pagbibigyan kita. Magsolo ka, pero pagbutihin mo lang. Para po sa inyong lahat. Palakpaka naman ako. Tama na naman. Pambihira ka naman. Pinapalakpak mo yung mga tao, tapos sinaway mo rin. Eh baka mahirapan eh. So, talaga. Kailangan nga natin palakpak nila para ganahan tayo. Kailangan pa kayo? Siyempre. Siya palakpak daw. Ayan. Ayan. Thank you. Ayan, dumalang. Nabawasan tuloy. Maraming salamat po sa pumalakpak. Ang hindi pumalakpak, sana'y kunin na ni Lord. Uy! Tarantado ito. Dami ng tao, hindi ka na nahihiya pa kukuha mo kay Lord. Kung hindi mo tatakutin, hindi papalakpak kay. Ikaw talaga. Sige na, palakpak na po tayo mga kaibigan. Yeah. Ayan. Para kay Tabo. Salamat po. Libre na kayo sa bangungot. Solo ko ito. Solo mo, pagbutihin mo ha. Maestro, isang okay. Bagsak, sabay-sabay, G. Ayos ah. Galing ng banda. Isa pa. Tarantado, kala ko kakanta ka. Testing ko lang. Ah, testing. Oh, sige. Sige, simulan mo. Ang aking kasama. Ba, ako yun ah. Magandang lalaki. Thank you ah. Okay ba? Okay. Katawa'y mabilog. Thank you. Ngunit siya'y may anghit. Tarantado to. Inuri mo ko tapos binagsak mo rin ako. Eh, ganyan ka ng ganyan eh. Puro kakalukuhan. Palitan mo lang yung kwanta mo. Papalitan. Pagbutihin mo. Nang ako'y sanggol at isang bata pa, ako'y laging kumakanta. Okay. Nang ako'y sanggol, itlog ng tatay ko. Taka-taka! Tarantado to, ba't napunta ka sa itlog ng tatay mo? Yung tatay ko nung araw nagtitinda ng itlog siya kung ninanakaw, ako hindi patapos. Pambira naman yung kanta mo kung saan pumupunta. Eh, lagi ka lang magulo eh. Ang gulo na kanta mo eh. Eh, gulo-gulo mo dyan. Balitan mo na lang kanta mo. Pabalitan ulit. Pagbutihin mo naman. Ang ibon ay kumakanta. Karatista yata to. Sa isang puno ng mangga. Wow. Ayos ang showmanship mo ah. Ako'y nakikinig. Hoy, Tarantado! Dito tayo, Tabo! Pambira naman ito. Ginawa mo tournament ito eh. Kala ko is part tayo eh. Visit. Diretso mo. Ang ibong munti, walang ano-ano'y tumigas. Tarantado, ano tumigas? Yung ibo na baril nung mamatay, nanigas ako, hindi pa tapos, utang inami. Hoy! Huwag kang magmumura dito, maraming tao, maraming bata. Hindi ako mura. Ang minura kong aking sarili, sabi ko, utang inami. Hindi ko sinabing utang inayo. Basta huwag ka magsalitang di maganda rito. Eh, lagi ka na nagkakalit sa akin. Eh, nakakaya mga ginagawa mo. Baka di mo kilala ito. Bakit? Uy, marami ito nagagayang boses. Marami nagagayang boses? Oo. Kung talagang magaling kang pagsagayan ng boses, wala ka sa akin, pare. Kung gusto mo maglaban tayo dito, gayahan tayo ng boses. Okay, shoot! Kaya-kaya kong gayahin yung mga boses ng mga, yung mga taga-ibang bansa. Talaga? Oo, yung mga cowboy song, kaya ko yan. Halimbawa, parinig mo nga. Sige. Okay. Maestro! Yabang talaga nito. Labanan nito, ha? Kung sino maraming palakpak, siyang panalo. Walang papalakpak. Dirlay, ang dirlay. Sandali lang. Uy, ang kamay nyo, uy. Sandali, uy. Sandali nyo, pare. Huwag kamay mo siya, masipay. Tarantado, tarantado. Sandali lang, uy. Sandali yung kamay mo, eh. Uy! Ano yan? Tabo! Tayo, uy! Tabo ito! Sandali lang. Nakakahiya ka eh. Dito, dito ang microphone eh.
Kocok. Ano yan? Hey! Matado talaga to. Ano nga pinahit mo dyan? Ala, kumayat ay. Ulo. Pambira ito. Yung pawis. Yung pawis lilinawin mo, bisit. Hey, ikaw eh. Puro kalokohan. Lagi ka na nagagalit eh. Abay, nakakaya mga kanakanta mo. Kita madami tayong panauhin dito. Ito. Gusto mo yata sumabay ng kanta? O sige, mabuti pa, sabay na lang tayo. Mga kaibigan, kami po'y sabay na awit. Ayan. At ang aming pong awitin ay isang awiting Spanish. Okay, Spanish. Na inawit ng isang Spanish. Mm-hmm. Ang kumantay Spanish. Ang letra ay Spanish. Ayaho Aripanis. Ayan. Uy! Spanish! Spanish! Paso doble! Go! Woo! Hala! Hale! 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 Hala, amigo, hablar de español! Sí, señor amigo! Amigo, primera parte! Amigo, segunda parte! Sí, señor amigo, tercera parte! Hasta la vista! Hasta la vista! Abrilata! Sardina! Uy! Tato, ba't ang punta ko sa sardinas? Ay, bakit mo nilagyan ng pambukas? Ikaw talaga? Hindi ba nalalaman ang abrilata Spanish? Ala, basta may abrilata, may bubuksan. Uy, shit! Alsin mo na sardinas mo. Alsin mong abrilata mo. Okay, walang abrilata, wala sardinas. Sige. Spanish tayo? Spanish. Okay, go! Dali lang, oy! Amigo, hablar de español. Sí, señor amigo. Amigo, primera parte. Amigo, segunda parte. Sí, señor amigo, tercera parte. Hasta la vista. Hasta la vista. Cacerola. Cacerola. Arinola. Ihe. Tarotado. Napunta ka sa ihe. Ay, bakit mo nilagyan ng pasahod? Ikaw talaga, hindi mo nalalaman? Arinola, Spanish. Eh, nagsasalita ka ng arinola, alam mo palang Spanish yan. Oo. Oh! Eh baka hindi mo alam sa Tagalog ang arinola. Bakit? Ano bang tamang Tagalog sa arinola? Ang tamang Tagalog sa arinola ay helmet ng puwet. Hoy! Tarantado ka, pati puwet may helmet. Ay, dito'y sinasaklob eh. Eh, ikaw ang kalukuhan eh. Lahat nating pagtanghalan, lagi mo na kong hinihiya. Nakakahiya yung mga ginagawa mo rito. Ipinahalata mo sa taong hindi ako nag-aral. May sa ginagawa mo, lata niya lang hindi ka nag-aral yan eh. Uy, para sabihin ko sa iyo, sa nalalaman, sa abilidad, hindi ka mananalo sa akin. Abilidad? Hoy, marami akong abilidad. Sa radyo, alam mo sa radyo, may mga sound effect pa dyan. Ha? Oo, may mga sound effect, may mga drama. Akong gumagawa ng mga sound effect. Ikaw? Oo. Marunong ka sa sound effect? Marunong. Ba? Anong mga sound effect alam mo? Yung mga andar na sakyan, yung mga huni ng hayop. Huni ng hayop, alam mo yan? Oo. Uy, halimbawa, yung huni ng manok, alam mo yan? Huni ng manok? Oo. Aba, yung manok, ibang humuni yan. Bakit? May reklamo. Ano reklamo? Sabi nung inaheng manok kong humuni, kakapakapakapatak, kakapatak, kakapatak. Sasagot ang tandang. Ang tandang? Sabi ng tandang, dag 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 ba! Dag dag ba! Bira yung tandang mo ah. O yung ano, sa kambing, alam mo huni ng kambing? Alam ko kung huni ng kambing. Alin ang unahin natin? May siyempre yung lalaking kambing. Lalaking kambing? Oo. Sabi ng lalaking kambing, pengi. Okay. Sasagot ang inahin. Paano inahin? Sabi nung inahin, mamaya, mamaya, oy, may nanunubok. Tado! Alayan. Puro kakalokohan. Lahat ng huni ng hayop. Lahat ng huni ng hayop. Oo, kahit nga yung palaka. Palaka, alam mo? Oo. O halimbawa yung palakang nasa tubigan. Sa palayan. Palayan? Oo. Sabi ng palakang tubigan, kok kak kok kak kok 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 kak kak. Uy, let's go ba? Yung palakang Jeffrox. Oo nga. Ay, yung palakang malalaki. Yung malalaki? Yung bullfrog. Yung bullfrog? Oo. Sabi nun, parang motor. Aba, oo nga, parang generator yan. Ano eh. O yung palakang bahay, alam mo yan? Yung palakang bahay, ganito. Wala namang palakang bahay. Meron? Wala. Meron yung nakita natin kagabi. Saan? Sa silong. Ay, yung palakang bahay? Oo. Sabi ng palakang bahay, ganito. Dalawang klase ang palakang bahay. Ano dalawang klase? Isang palakang bahay na bata at isang palakang bahay na matanda. Ay, paano yung sa matanda? Sabi ng palakang bahay na matanda, sham, sham, sham. Tarantado. Lustred na yun. Ganyan sa radyo eh. May mga drama pa dyan. Bakit? Sanay ka sa drama? Oo. Okay, pag sa drama, wala ka na sa akin. Dramatista ako eh. Talaga? Oo. Ang mga kaibigan,
Amin po lamang binabalita sa inyo nung po kami mag-show sa Canada. Sa ibang bansa, lagi po naming manager yung dating newscaster ng ABS-CBN. Ngayon ho, nung kami bumalik dito sa Pilipinas nung ika-15 ng September, kami po'y pinatawag at kami po'y binigyan ng pagkakataon kung magkaroon ng program sa ABS-CBN Channel 2. Mm-hmm. Ngayon, araw-araw na mapapanood tuwing alas 10:30 hanggang alas 11 ng tanghali. Yung pong aming program ay magsisimula na sa 15 ng Enero. Kaya kung maaari naman po inyo kaming suportahan, samahan, subaybayan ng aming program, araw-araw niyong panoorin para sa ikatatagumpay ng aming drama sa TV, ABS-CBN Channel 2. Araw-araw hong mapapanood yun, maliban lang hong kung Lunes, Martes, Merkules, Huwebes, Biyernes, Sabado at Linggo. Inubos mo na yung araw eh. Yun yung mapapanood tuwing brown out. Ayan. Isig ka, abangan na nga ng tao yan eh. At kayo po'y aming hahandugan ang aming ginagawang drama sa radyo. Okay. Ito po'y ginagawang drama sa radyo sa DCRH. Mga kaibigan, kaprasong-kapraso lang po ang aming ibibigay na drama. Sampo lang. Sapagkat meron pang susunod sa aming magpe-performance. Mga kaibigan, buong karangal ang inihahandog! Sandali. Ano yun? May echo. Ah, may echo? Okay, tali mo. Ando lang. Ano yan? Echo. Echo? Salaghati. Sandali! Pambira naman yung echo mo, bakit pakinggan eh? Direksyon at pamamahala ni Almarusol Solzong. Buisit ito, huwag mo nalagyan ng echo. At ngayon mga kaibigan sa ating drama. Tabo! Ha! Sumuko ka na? Hindi! Hindi ako susuki! Ano susuki? Susuko! Ala, kanya-kanya suki yan. Wisit ito. Kapag di ka sumuko, babaralin kita. Kahit ako ibalirin mo ng balirin, hindi ako susuki. Anong balirin? Barilin. Balirin. Baril. Balir. Wisit. Sumunod ka sa akin. Ba. Ba. Ril. Ril. Baril. Armalay. Armalay. Yun din eh. Kapag di ka sumuko, babalin kita tabo. Balirin mo kung gusto mo. Kung gano'n ito sa'yo. O, Tabo, may tama ka. Kuya! May tama ka, Tabo. Paligid pa ba? Ulo! Tarantado ka eh. Ibang tumama sa'yo eh. Hindi, mabuti pa gawin natin sentimental, palitan natin drama. Papalitan. Sentimental. Mga kaibigan, ito po'y sentimental. Ang ating pong drama ay double program. Ang pamagat ng ating drama ay nais ko pang mabuhay. Ayan. Ang kadobol. Ay sinugang hindi. Ay sinugang... Alisin mo na yung kadobol. At ngayon sa ating drama. Itay. Ano yun, anak? Kung ako may nagkasala, ipatawarin mo ako, itay. Oo. Nagkasala ka nga sa tahanan ito. Kaya ngayon din, lumayas ka! Ngunit itay! Lumayas ka sa tahanan ito! Ako'y dugo ng iyong dugo at laman ng iyong laman! Tarantado. Bigyan mo ng buhay, nakakahiya ka eh. May buhay. Bigyan mo na buhay. Itay. Ano yan, anak? Ako'y dugo ng iyong dugo at laman ng iyong laman. Sukat na, anak. Nagkasala ka nga sa tahanan ito. Kaya ngayon din ay lumayas ka! Ngunit itay! Lumayas ka sa tahanan ito. Itay! Umalis ka sa tahanan ito! Itay! Lumayas ka sa tahanan ito! Layas! Langyan, hindi ka umutot ka eh. Umutot? Ano naman ito? Buwisit na ito, nakakahi. Tunay na yan! Ay, pati kayo! Ay, pati kumbo! Ay, pati kumbo! Buisit kayo! Mga kaibigan! Tunay na ho, Irene! Buisit! Wala rin ito sa script! Ay! Tarantado talaga ito! Nakakahiya ka, nagdadrama ito! Amoy pansit! Alangya ka! Kung mapansit ang kinain natin eh! Doon ka! Ikaw pa yung sakapa, nagtatakay pa ng ilong! Ngunit itay! Ano yun, anak? Ako'y tukod na kaya.
papatayin mo ko. Pag-ira ka naman eh. Gadramatayin ko. Ngunit itay! Ano? Ako yung dugo. Ako yung dugo ng iyong dugo at laman ng iyong utot. Uy! Kalantado ka. Ano naman ang utot? Ano ka, ebak? Nakakaloko. Ayakay. Ayakay. Dahil ka pa ng aking aso. Bakit? Anong aso mo? Pa yung aking aso. Bright. Anong bright? Ba? Matalino? Oo. Pa, paano mo nasabi? Yung aking aso, kaya ako sinabing bright. Pag tinanong mo ng 1+1, oh, kakahulyo ng 2 beses. Aw, aw. Ah, ganun? Pag sinabi mong 2+2, kakahulyo ng 4 beses. Aw, 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 aw. Mamatalino talaga. Bright talaga. Pero payat na. Mamamatay niya yata. Kung kawawa naman, bakit naman ang mayat? Hindi na makakain eh. Bakit naman hindi makakain? Eh yung aking kapitbahay, oh, tinanong yung aking aso, 4 million plus 4 million, yun hanggang ngayon, nakahulpa. Tarantado talaga, hindi matatapos talaga yun. Eh naalala ko nung ako'y nag-aaral eh. Ano nang naalala mo? Alam mo nyo, nung ako'y nag-aaral, ako'y nasa elementarya. Sabi nung aming maestra, class, our lesson for today is about anatomy of human body. Kaya ang bawat isa sa inyo, kukuha ng chalk, lalapit sa blackboard, then draw your own. Anong draw your own? Do drawing in maraw yun sa'yo. Ah, kanya-kanyang drawing? Oo. O ngayon? Sabi ng maestra, Tabo, ikaw ang una mag-drawing. Mm. Kumuha ako ng chalk, lumapit ako sa blackboard, uh-huh, din drawing ko yung akin. Ah, nag-drawing ka? Nung makita ng maestra, sabi ng maestra, very good. Magandang pagka-drawing mo. Oo. Sumunod yung aking ka-eskwela si Julian. Sabi okay ng maestra, Julian, ikaw ang mag-drawing na sa'yo. Oh. Si Julian kumuha ng chalk, lumapit sa blackboard, mm-hmm, din-drawing din yung kanya. Nag-drawing din siya? Sabi ng maestra, very, very good. At very big. At, uy! Mas magaling, ha? Ang sumunod yung aming ka-eskwelang babae. Ay, babae? Si Josepa. Josepa? Sabi ng maestra, Josepa, next! Ikaw ang mag-drawing na sa'yo. Mm. Si Josepa ay kumuha ng chalk, lumapit sa blackboard. Aha. Nung dudrawin yung kanya, nakalimutan ang kurte. Nakalimutan? Kaya ang ginawa ni Josepa, tinaas na kain ng baro, sinilip. Aha. Sabi ng maestra, Josepa, no cheating. Ang pira naman si Josepa, nag-cheating pa. Eh, ganyan eh, yung aking isang tiyo. Oh. Yung isang tiyo ko, nag-abroad. Ah, nag-abroad? Oo, nagpunta sa Cuba. Ah, sa Cuba? Alam mo naman dyan, sa Cuba, balbasarado. Oo, talaga, mga balbon dyan ang tao eh. Ang ginawa ng aking tiyo, gutom na. Wala siyang pera. Naku. Pumasok siya sa restaurant, mm-hmm, nagmasid-masid. O, ngayon? Nakakita siya ng 4 na sundalong Cubano. Cubano? Puro balbasarado. Siyempre, mga balbasarado talaga yan. Tinitingnan niya. Pagkatapos kumain ng 4 na sundalong Cubano, mm, sabi nung mga sundalo, Viva Cubano! O, yun ibig sabihin nun? Umalis na, hindi nagbayad. Ibig sabihin nun, no, walang libre bayad? Libre. Libre ang... Aba. Miya-miya, may dumating na 6 ulit sundalo. Balbasarado ulit. Ganon din. Pagkatapos kumain, sabi, Viva Cubano! Oh. Hindi rin nagbayad. Aba, libre. Ba, naisip nung aking tiyo, ganon lang pala eh. Umupo sa mesa, umorder. Gusto niya kumain, ha? Pagkakain niya, sabi niya, Viva Cubano! Oh. Sabi ng waiter, hindi ka Cubano. Bakit daw? Wala kang balbas, hindi ka balbasarado. Huwag ganun, nabuko ha. Ang ginawa nung aking tiyo, binuksan ang zipper, ipinakita yung balahibo. Oh. Viva Cubano, secret agent! Secret agent! Alam niya ka, secret agent, nakatago ang balbas. Secret agent! Alam mo niyo mga kaibigan eh, kami ho kaya medyo ginabi ng pagdating dito. Di man po niyo na itatanong sa aming bayan, ako'y isang coach ng basketball team. Oh, ngayon? Eh, kanina nag-championship. Mm-hmm. Buti na lang at nag-champion naman yung aking hawak na team. Congratulations. Pero pambihira ang pagkapag-champion. Pambihira? Bakit pambihira? Last 2 seconds. Mm-hmm. Ang abadin ng kalaban, 20. Oh. Nanalo pa kami. Nanalo pa kayo? Last 2 seconds, abanti ng kalaban, 20? Oo. Aba, pambihira nga, no? Paano naman nangyari yun? Ini-inbound ang bola. Oh. Sinambot ni Pitong. Oh, ngayon? Itinira ni Pitong, uh-huh, shoot, sabi nung repre, Pitong, 3 points! O, hindi ka, 21 yun. Uy, kalitado, lamang pa ng isa. Eh, pagkaganyang maraming tao, eh, naalaala ko yung dumalo ako sa seminar. Saan seminar? Seminar ng mga espiritista. Espiritista?
sabi nung tagapagsalita, kung sino man sa inyo may karanasang makipag-sek sa ghost, nag-sek sa ghost, ay pumarito sa harap at ipaliwanag ang kanyang naramdaman. Oh. Sabi nung isang matanda, ako, aba, ako ang may karanasan. Mayroon pala. Sabi nung tagapagsalita, dito kayo, lolo. Uh-huh. Ipaliwanag nyo, sabihin nyo sa mga tao ang inyong naramdaman nung kayo makipag-sek sa ghost. Sa ghost? Sabi ng matanday, naku, sure, ang pakinig ko'y goat. Ibig sabihin niya, may karanasan siya sa goat. Oo. Pambira na bisto tuloy, ha? Ay, matanga rin, eh. Oo nga, no? Tulad nung aking, kaya ako galit sa aking katulong, may katangahan din, eh. Bakit naman tanga yung katulong mo? Aba, sabi kagabi nung aking asawa sa aking katulong, Inday, si baby, pinadidi mo na. Oo. Upo, sabi niya, pinadidi ko na po. Ayun pala naman, eh. Tapos sabi, ang iyong kuya, ang iyong senyorito, pinakain mo na. Oh. Sabi ni Inday, ayaw pong kumain, kaya pinadidi ko na rin po. Mga kaibigan, ang tao kanya-kanya. Ba't mo nasabi? Merong malas, may buenas. Aba, siyempre, totoo yan. Ba, pinakamalas na yung kaibigan ko? Bakit naman anong nangyari? Eh, naghihiwa ng sibuyas. Oh. Medyo nahiwang... Dalire. Dalire. Oh, ngayon. Punta siya sa butika at bibili ng gamot. Uh-huh. Pagtawid niya doon sa kalye, nabangga naman siya. Aba, malas talaga, no? Di ikinarga siya sa ambulansya. Hmm. Ay nung dadalhin sa... Hospital? Hospital. Oh. Nabangga ng tinwiler ang ambulansya. Naku talaga, malas. Ay di patay. Pambihira naman. Ay sa kamalasan, nung ililibing, hmm, yung kanyang karo, pagtawid sarili sina sa gasaan ng train. Naku! Umalas naman talaga. Ay di lalo nang namatay. Pambihira naman ang kamalas niyan. Ay yung kanyang kaluluwa, nung aakyat sa langit. Oh. Ay nabangga ng eroplano. Ano? Ay di hulog sa impyerno. So, kumalas naman noon. Ano yung pare? Ikaw ba, natatandaan mo pa yung larong knock-knock? Ah, yung knock-knock? Matagal na yan, pare, pero alam ko pa yan. Yung knock-knock, who's there? Oh, alam ko yan. Alam mo yan? Oh, bakit? Subukan na natin kung alam mo pa. Oh, sige, testingin mo. Oh, sige, laro tayo. Knock-knock! Who is there? Maraming gatas. Maraming gatas, who? T-O D-E-E-O Ngong. Oh, kasi maraming gatas. Te! Mi-de-de Tarantado ko, mi-de-de, maraming gatas. Knock-knock. Who is there? Maraming lalaki. Maraming lalaki, who? Halente. Oh, nasa yung maraming lalaki eh. Ti. Puro kakalokohan eh, mga naknak mo eh. Eh. Ano bang nalalaman mo? Who is there? Maraming babae. Maraming babae, who? Ako'y tabo, ikaw ay timba, magagamit nyo kaming panghugas. Oh, nasa'yo marami babae. Nang pek-pek. Ganyan talaga tayo eh, marami tayong nalalaman. Ikaw eh. Talaga marami ka nalalaman. Oo. Alam mo ba yung kanibal, kung ano yung kanibal? Kanibal? Oo. Ayun na, hindi ko alam ang kanibal, kung ano yung kanibal. May pambihira ka naman pala, kala ko matalino ka. Kanibal lang, hindi mo alam. Ano ba ang kanibal? Yun ang kanibal, yung tao na kumakain ng kapwa-tao. Yan ang mga kanibal. Ah, yun ang kanibal? Oo! Yung taong gubat na kumakain ng kapwa-tao. Yan ang kanibal. Yun ang kanibal. Oh, ikaw naman, napakatanga mo naman. O halimbawa, bibigyan ka ng sample. Halimbawa yung ikaw, kinain mo yung ama't ina mo. Oh, di ano tawag sa'yo? Abay, di ulilam lubos. Ako kanibal, sabihin mo, bakit ulila na boss? Ay, nakain ko na aking magulang, wala na akong magulang. Tarantado talaga ito. Eh, ikaw ang tanga eh. Ito, tatanong kita. O, magtanong ka. Ilan lahat ang bituin sa langit? Ba, pambihira ka naman. Eh, ikaw, alam mo ba yan? Kung ilan? Alam ko kung ilan ang bilang ng lahat ng bituin sa langit. Yabang naman ito. Aber, paano nga? Alam mo kung alam mo? Ang bituin sa langit ay may bilang na 200,000,000,000. 941. Pambihira ka naman, pare. Paano mong papatunayan yan?
Abay, di kung gusto mo, ibilangin mo, Rain. Ibilang mo. Tarantado ka sa dama na yun, pabibilang mo sa akin. Nung binibilang ko nga, napagkamalan ako ng aking asawang ako'y Diyos. Oh, pambihira ka naman. Bakit ka naman napagkamalan ng asawa mo'y Diyos? Ay, dahil sa pagbibilang kong ganyan, sa paglakad ko, oh, natapakan ko ang aking asawa sa kanyang paa. Oh, ngayon? Eh, yung daliri niya, naalis ang kuko. Naku, sakit nun. Ang sakit, sabi ng aking asawa, Diyos ko, bakit mo ako niyapakan? Kaya ka pala napagkamalan, Diyos. Alam mo, nung araw, ako lagi sa simbahan. Ah, pala, at ang aking hanap buhay naman, pag ako'y nakalabas simbahan, ako'y nagtitinda ng puto. Ah, oh, nagtitinda ko ng puto? Araw-araw ako'y nagtitinda ng puto. Oh, puto, noon, puto, puto. Oh. Ay, napadaan ako doon sa may kumbinto. Oh, ngayon? Nakadungaw yung pare. Sabi, hoy, pabili ng puto. 5 pisong puto. Ah, yan, ganyan. Sabi sa akin, anong pangalan mo? Sabi ko, Pedro ho ang alam ko. Ah, sinabi mo yung Pedro ang pangalan mo? Sinabi ko, para huwag akong makilala. Oh, ano? Sabi sa akin ng pare, mula ngayon, tuwing umaga, Pedro, rarasyonan mo ako ng 5 na 5 pisong puto. Ah, ganyan. Pag wala ako rito, kunin mo sa sakristan ng bayad, siya magbabayad sa iyo. Yan ang usapan niyo? Oo. Araw-araw, nagrarasyon ako ng puto. Puto, puto. 5 na 5 piso ang binibili ng pare. Ah, ganun. Eh, isang araw ng linggo, nagrasyon ako ng puto, walang pare. Nasaan ang pare? Nagmimisa. Ah, ganun. Sabi ng sakristan sa akin, hoy, Pedro, sabi ng pare, mag-intay ka dyan. Bigyan mo ko ng puto, hintayin mo ako rito at kukunin ko ang pera sa pare. Yan na mayroon ako sa may pinto na simbahan, hinihintay ko yung sakristan. Mm-hmm. Pagpasok ng sakristan sa simbahan, ay chimpong ang pare nagsisermon. Nagsisermon? Sabi ng pare, ayon sa versikulo at kapitulo, ano ang sabi ni Pedro? Sabi ng sakristan, yung puto, wala pang bayan. Pambira naman. No? Pati yung puto nakasama sa sermon. Ako'y inubo ng inubo eh. Ay, ikaw nga eh, kanina, kanina ko pa nga napapansin yung pag-ubo-ubo mo eh. Bakit? Alam ko naman kung dahilan kung bakit ka inuubo palagi. Bakit? Yung paninigarilyo mo. Ayaw mong alisin yung paninigarilyo. Sabi ko sa'yo, tigilan mo na yung paninigarilyo. Nako, problema ang pag-alis ko sa garilyo. Hindi ko pwedeng tigilan. Pambira ka naman, pare. Hindi problema ang pag-alis na si garilyo. Bakit? Mag-candy ka na lang. Mag-candy? Oo. Naku, sinubukan ko mag-candy, lalo na ako nagkaroon ng problema. Bakit naman? Pag sa hirap naman sindihan. Ay, ako ngayon nagpunta sa doktor. Oo. Oh. Sabi sa akin ng doktor, maupo ka. Oo. Oh. Tinuunan ako dito sa dibdib ng kanyang stethoscope. Mm-hmm. Sabi sa akin ng doktor, sige, umupo ka. Mm. Sabi ko, ubo. Aba. Sabi ng doktor, masama na. Tumalikod ka nga. Pinatalikod? Tumalikod ako. O ngayon? Tinuunan ako sa likod. Mm-hmm. Sabi sa akin ng doktor, sige, umubo ka. Umubo ulit ako. Umubo. Sabi ng doktor, talaga, malala na. Talaga? Isa pa nga sa dibdib. Tinuunan ulit ako sa dibdib. Dito na naman? Pinaubo na naman ako. O ngayon? Sabi sa akin, umubo ka. Yung ubong-ubo. Ubo. Ba, hindi lakas mo na, ha? Sabi ko. Tapos sabi ko, doktor, ano pong sakit ko? Sabi sa akin ng doktor, ala, ikaw ay inuubo. Pambira, doktor, yan, pinaubo ko ng paibo, tapos masabi, sakit na inuubo. Nagalit nga sa akin ng minsan eh. Bakit? Nagpunta ko sa doktor. Oh. Sabi ko, doktor, malabo na po ang aking mata. Ay, nagpatingin ka sa mata? Oo, nagpatingin ako. Sabi ng doktor sa akin, sige, basahin mo itong malaking letrang ito. Titingnan ko kung talaga malabo na mata mo. Oh. Sabi ko, doktor, hindi ko po kayang basahin yan. Malabo talaga? Sabi ng doktor, malabo na nga yung mata. Ang ginawa ng doktor, tinawag yung isang babae, yung nurse. Oh. Inalis na ng bra. Inalis ang bra? Oo, sabi sa akin ng doktor, ito, kita mo ito. Oh, ngayon? Tinitigan kong ganyan. Tinitigan mo? Sabi ko, doktor, hindi ko kita. Ba talaga malabo mata mo? Sabi ng doktor, malabo na nga yung mata. Hmm. Ang ginawa ng doktor, inalis na ng panty yung nurse. Panty na inalis? Oo. Aba? Itinuro yung ibaba. Oh. Sabi, ito, kita mo ito. O ngayon, ang sabi mo? Tinitigan ko. Wala, yung sinamantala mo, ha? Sabi ko, doktor, hindi ko rin po kita. Ano? Nagalit ang doktor sa akin. Magagalit talaga? Ako'y sinuntok. Sabi ko, doktor, bakit naman niyo ako sinuntok? Sabi sa akin ng doktor, ako'y niluloko mo. Hmm. Sasabihin mong hindi kita, buko lang iyong pundiyo. Siguro na amoy mo, buwis eh. Okay, mga kaibigan, maligayang bati po sa inyong lahat. Lalo sa inyong mga suke, sa inyong lahat na fans ng Pabo at Timba. So mga kaibigan, nais ko mulang ipakilala sa inyo sa aming pagsisimula
ay narito muna ang aking kasama. Palakpakan muna natin si Tabo. Ayan. Thank you, thank you. Oh, isa pa pong malakas na palakpakan para kay Tabo. Ayan, salamat po. Uy, magsasalita ka na. Kinakilala na kita eh. Ha? Babatiin mo na yung mga tao. Ha? Ang tabo ito? Kinakilala na kita. Kinakalang bumati ka na sa kanila. Ah. Ayan. Ha? Tabo, magsasalita ka na para bumati. Ah, babati. Ayan. Bingi. Sinong babatiin ko? Siyempre yung mga tao. Silang lahat. Silang lahat. Oh. Babatiin. Babatiin. Lahat. Lahat. Babatiin. Matarantado ito. Babatiin mo na nga silang lahat eh. Oo nga, babatiin lahat. Magsalita ka na. Hoy! Daan mo na kayo, makaihi. Matarantado ito. Sa dami ng tao yan, paihiin mo rin siya ang tablado. Eh, baka binabalik sa usaw. Ito talaga, puro kakalokohan eh. Kinakalap kung babati ka, unahin mo yung mga nasa harap na yan. Yung nasa harap? Ayan. Silang nauna rito, unahin mo yung mga nasa harap. Mga harap? Ay! Tago, alisin mo na yung harap! Alisin ang harap? Ayan! Naku, di naputol. Oo, hindi! Di naputol. Basta kung babati ka, alisin mo yung harap. Basta alisin ang harap. Ganyan. Mga walang harap. Tago ka eh. Anong walang harap? Kung babati ka, may magandang pakinggan. Yung malamig sa tenga. Ah, yung malamig sa tenga. Ayan. Yung natulo. Oo, hindi. Anong natulo? Pakilala mo sa mga taga ritong marunong kang bumati. Basta babati ako. Pakilala mo ang pagbati mo. Ayan. Mga kaibigan, kami po ay bumabati sa inyo ng isang magandang gabi sa wikang Tagalog. Uy, pwede-pwede mo talaga tayo rito. Sa wikang Ilocano na Imbag, Arabi, kada kayo. Amen. Ba okay yan. Baka may Ilocano rito. Sa wikang Kapampangan, Mayap, Abeng, Ikikongan. Okay, tama yan. Baka may Kapampangan dyan. Sa wikang Bicol, Diyos, Maray, Nabanggi, Sendong, Gabos. Ayos ah, dami Bicolano rito. Sa wikang Bisaya, Maayong Gabi, Kanyong Tanan. Tama yan. Dami mong alam, pare. At sa wikang Hapon, Minasan, Kumbawa. Ay, sandali lang, pare. Pataglibang ka na ibang basi, puro Pilipino tayo rito. Abay, lahat ng salita sa buong mundo, pinag-aralan ko. Ibig mo sabihin lahat ng salita sa mundo, alam mo? Oo. Okay, sige, ituloy mo. Sa wikang Aleman, Gutendaben. Gutendaben, tama yan. Sa wikang Arabay, Masael Kair. Masael Kair, okay. Sa wikang Griego, Canilecta. Canilecta, okay. Sa wikang Italia, Bonasera Tutti. Bonasera Tutti, dami mong alam. Sa wikang Castilla, Buenas Noches con todos ellos. Okay, si senyor, si senyor. At sa wikang English, Happy Birthday to you. Tarantado. Hindi birthday ito. Show natin ito. Eh, kaya ko lang sinabing happy birthday, birthday nung ating gitarista. Ah, ganun ba? Si Sir Valdez. Nagkataong birthday niya ngayon? Oo. O ba, okay naman. Mga kaibigan, di man po nyo na itatanong, birthday po ng aming gitarista si Sir Valdez. Kung tawagin ho namin ay si Eloy. Si Eloy. Saan man ho kami magtanghal, lagi namin siyang kasama. Kaya ho naman ngayong oras na ito siya aming babatiin ng isang birthday song sapagkat birthday niya. Okay. Kung maaari ho sa pagkanta namin ng birthday song para kay Eloy, inyo ho kaming sabayan. Ayan, isa pong birthday song. Maestro, isang bagsak dyan, A. Para kay Eloy. Sa libingan, doon tutungo, paalam na sa'yo, Eloy. Happy birthday, Eloy! Happy birthday, Eloy! Sumalangit na nga iyong kaluluwa. Uy! Tarantado. Sana'y dumami pa iyong bangkay. Wishy! Kaya pala sa patay yung kinanta natin eh. Ay, paano hindi magandang pagkapagpakilala mo sa akin? Eh, ganda-ganda nga ng pakilala ko. Eh, ako naman ang pakilala mo. Ikaw ang pakikilala ko? Siyempre, magandahan mo. O sige, pakikilala kita. Ayan. Pero kinakailangan, lagi kang sasagot ng ka. Totoo po yun. Bakit? Ano yun? Background? Oo, para moderno.
Ipakikilala mo, may background pa? Oo, siyempre. Oo, sige. Ibang dating nun. Okay, paano yan? Ga, totoo po yan. Yan. Okay. Mga kaibigan. Ga, totoo po yan. Ang aking kasama. Ga, totoo po yan. Magandang lalaki. Ga, totoo po yan. Ang tingay may loob. Ga, wala! Tato-to, pupurihin mo ko tapos babagsak mo ko. Ayaw mo nun. Palitan mo na lang. Gawin nating pot. Maganda ba yan? Oo. Okay, sige, pot. Mga kaibigan! Pot, totoo po yan. Ang aking kasama! Pot, totoo po yan. Magandang lalaki! Pot, totoo po yan. Ngunit si Jesus! Pot, totoo... Hindi! Tarantado to. Eh, totoo naman. Niya mo rito! Nakita kita kanina. Hindi! Parang bubuyan. Unul! Mga kaibigan, hindi ho namin nakalain kami makakadating ngayon. Sapagkat kami ho dapat ay nasa Lucena. Mm-hmm, totoo po. Pero alang-alang ho sa pakiusap ni Mr. Ladjana at Mr. Gonzales. Ayan. Eh hindi ho namin pwedeng hiyain ang mga taong iyan. Totoo po yan. Napakalaki ho ang utang na loob namin sa mga taong iyan. Totoo yan, pare. Kung hindi ho namin sila pagbibigyan, baka masabing kami walang utang na loob. Kami hindi marunong lumingon sa pinanggalingan. Mm-hmm. Eh tayong mga Pilipino, may kawikangang hindi raw nalingon sa pinanggalingan, hindi makararating sa paroroonan. Bah, totoo po yan. Yan pong kawikang yan ay aking napatunayan, talagang tama. Sapagkat nung isang gabi kami nagtanghal sa San Pablo City, di man po nyo na itatanong itong kasama ko na tuksong manilip. Ayan, totoo. Uy, tarantado ito. Eh nahuli nung sinisilipan. Sabi sa kanya, tarantado, bastos, manilip, hindi marunong maya. Sabi ko doon sa Ale, Ale, bakit po kayo galit na galit? Sabi sa akin, yung kasama mong yan, maninilip. Sabi ko naman sa Ali, Ali, nakakita ng lasing. Ah, may lasing. Sabi ng polis, hoy, ipinagbabawal ng mayor ang maglasing. Oh. Tara sa presinto. Sabi ng lasing, hindi po ako lasing. Sabi ng polis, lasing ka, kitang-kita sa iyong kilos at sa iyong panalita, lasing ka. Ano sabi? Sabi ng lasing, hindi ako lasing! Mamatapang ah. Sabi ng polis, lasing ka, tara sa presinto. Oh, ano ginawa? Sabi ng lasing, hindi ako lasing, tarantado ka! Tamang talaga. Sabi ng pulis, aba, bakit mo ako minumura? Baka hindi mo ako kilala. Oh. Sabi ng lasing, kilala kita. Pulis ka. Mm-hmm. Ay, ako, kilala mo. Sabi ng pulis, hindi. O di ikaw ang lasing. Tarantado. Napirisyo talaga yung lasing. Tapos umalis na uloy yung pulis. Oh. Pagdating doon sa kanto, umuwi na yung pulis. Oh, umuwi na pulis? Oo. Umalis na yung pulis. Mayroon man nagwawalang siga. Lasing din? Oo, sabi ng siga. Labas! Labas ang barako! Mamatapang to. Bawal na lumabas na barako. Bakit? Eh, siya ang pinakabarako dun eh. Ah, siya ang pinakasiga dun? Nung wala lumabas na barako, ang ginawa nung siga, nagpunta sa restaurant, tulong ang kanyang inom. Mm-hmm. Eh, mami, ano siya, nasa restaurant ni nakarinig siya ng putok. May pumutok? Oo. Lumabas yung siga. Oh. Sabi ng siga, sino? Sinong tarantado nagpaputok? Tapang ano? Nagpuputok pala yung pulis. Ah, pulis? Sabi ng pulis, ako, bakit? Sabi nung siga, ang lakas, bingi ako eh! Tarantado, takot pala siya sa pulis. Tapos yung pulis umalis na uli. Oh. Pagdating uli sa kanto, nakakita uli siya ng lasing. Lasing na naman? Sabi, hoy, lasing ka. Tara sa presinto. Hmm. Sabi nung lasing, hindi po ako lasing. Aba, mabait naman to. Ako po yung uuwi na kaya ako'y nandito. Mabait. Sabi nung pulis, alin ang bahay mo? Sabi ng pulis, yan ang tapat na yan, yan ang bahay ko. Mm-hmm. Para maniwala kayong bahay ko, ito ang susi, tingnan nyo. Bubuksan ko ang pinto. Binuksan? Binuksan ang pinto. O, nabuksan naman? Nabuksan naman. Mm-hmm. Sabi ng lasing, kita mo, nabuksan ko ang pinto. Oh. Kita mo yung TV, kita mo yung stereo, oh. Akin yan. Ah, ganun. Para maniwala kang talagang bahay ko, ere ang susi ng aming kwarto. Mm. Binuksan ang kwarto. Binuksan din? Oo. Nabuksan naman? Nabuksan uli. Mm-hmm. Sabi ng lasing sa pulis, kita mo, nabuksan ko ang kwarto. Kita mo yung kama. Oh. Kama namin mag-asawa yan. Mm-hmm. Kita mo yung babaeng nakahiga. Uh-huh. Asawa ko yan. Oh, kayo. Kita mo yung nakadapa sa kanya. Ako yun. Ako. Tarantado. Sobrang pagkarising naman yan. Malas ang pulis. Bakit naman? Ay, umalis na uli yung pulis. Oh. Pagdating ng pulis doon sa kanto, nakakita naman siya ng maraming tao. Tao naman. Pinagkakaguluhan niya ng kabayo. Kabayo? Oo, yung kabayo yung lalaki. O, ngayon? Ay, yung kabayo yung lalaki, galit yung sex organ niya. Ay, yung organ ng kabayo? Pumapalo-palo pa sa tiyang ganyan. O, ganun talaga pag lalaki ang kabayo. Eh, sabi ng pulis doon sa may-ari ng kabayo, hoy, mamang may-ari ng kabayo, oh. Ipatago mo yan sa kabayo mong iyan. Mm-hmm.
baka makita ng mga turista, masabi pang pati kabayo dito sa Pilipinas ay bastos. Oo. Pag hindi mo ipinatago yung sex organ ng kabayo, ikukulong kita. Oh, ano ginawa? Ang ginawa ng may-ari ng kabayo, lumapit sa kabayo. Oh. Binulungan ang kabayo. Binulungan? Oo. Ano binulong? Ewan ko, nung mabulungan ang kabayo, biglang umatras na ganyan sa kabayo. Itinagi yung organ niya? Oo. Aba? Sabi ng pulis, nagtaka. Aba, anong ibinulong mo sa kabayo at biglang itinago ang kanya? Oh. Sabi nung may-ari ng kabayo, baka po kayo magalit pag sinabi ko kung ano ibinulong ko sa kabayo. Hmm? Sabi ng pulis, pag hindi mo sinabi ko nung ikinulong mo sa kabayo, ibinulong mo sa kabayo, kita ikukulong. Oh, ngayon. Sabi nung may-ari ng kabayo, sabi ko ho sa kabayo, itago mo yan. Pag hindi mo itinago, yan ay sisipsipin ng pulis. Kumalas naman ang pulis na yan. Sobra naman talaga. Alam mo nung araw, ano? Oh. Alam mo nung araw, ako eh, lagi sumasali sa mga singing contest. Ibig mo sabihin, amateurista ka? Oo. Maganda kang kumanta? Ba, nakakautay. Ba? Ano namang mga kantay sinasali mo sa amateur? Ang mga sinasali ko ng paborito kong lagi kong kinakantay, Bridge of the River Kwai. Bridge of the River Kwai? Ba, magandang kanta yan? Oo. Sikat siya nung araw eh. Talaga. Sino ba nagkumpos niyang Bridge of the River Kwai? Ang nagkumpos niyang Pilipino at Pilipina. Oo, oh, hindi pare. Pagkala ko niya, si Paul Anka nagkumpos niyan eh. Nako, Pilipino at Pilipina, minana lang yun ni Paul Anka. Talaga? Oo. Pa, paano mo napatunayan yan? Abay, yung Pilipino at Pilipinang kumumpos niyan, oh, ay magkatipan yun. Ah, magsiyota. Isang gabi sa sila'y nag-date. Nag-date sila? Nagpunta sila sa isang madilim na lugar. Mm-hmm. Ang ginawa ng lalaki, hinalikan ang babae. Hinalikan? Oo. Saan? Sa pisngi. Mm-hmm. Galing. Nung mahalikan niya ang babae, sabi ng babae, di dyan. Di dyan. Ba, para may tono? Ang ginawa ng lalaki, hinalikan sa dibdib yung babae. Eh, nilipat ang halik sa dibdib? Oo. Marunong ang pul? Nung mahalikan sa dibdib ang babae, sabi ng babae, di dyan. Di dyan. Nakakalata ako dyan na parang Bridge of the River Kwai ngayon. Ang ginawa uli ng lalaki, inilipat uli ang halik sa pusun. Sa pusun naman? Oo. Ba talagang magaling? Nung mahalikan ng babae sa pusun, sabi ng babae, di dyan. Di dyan. Di dyan. Parang Bridge of the River Kwai ang ginagawa mong yan. Kaya ang ginawa nung lalaki, inilipat ang halik, ibinaba pa. Saan? Doon. Saan doon? Doon! Saan yan doon? Basta doon! May tarantado ito. Saan yan doon? Doon sa Masagana 99! No! Ano nangyari? Nung mahalikan doon, sabi ng babae, Dyan! Listen! Kaya pala nabuhay ang Bridge of the River Kwai. Kaya ikaw eh, hindi ka po pwede sa akin eh. Ako maraming nalalaman talaga eh. Puro ako marunong pang kumanta. Ano? Itong kantang ito, inamahan ako sa aking anak. Anong kanta yan? Eto, pakinggan mo. Four. Namana? I wanna be a Spanish. Is Papanish. I wanna be a Eskimo. Is Kikimo. I want to play a basketball. Basketball. I want to have a lastico. Last tipico. Bastos ka na yung naman ng mukhang kasanak mo. Hindi lang sa... Pambihira to. Hindi lang sa kanta. Magaling din tumula. Ikaw? Oo. Okay, pag sa tula pare, wala ka sa akin. Bakit gusto mo magtulaan tayo? Abay ka nga. Gusto mo eh. Marunong ka ba tumula? Makata ito pare. Sige. Okay, ako tutula. Ako muna. Ikaw muna. Sige. Mga kaibigan, ang aking kasamang si Timba, sa kanyang pagtula, inyo po siyang pasalubukan ng maraming bato. Ayan. Uy! Ano bato? Pala. Bato ng pera. Ayan, lilinawin mo. Sige. Eto na tula ko. Isang gabing sakdal dilim, ang langit ay lumuluha. Ayos ah. Madilim ang papawirin, naglaho ang mga tala. Okay. Ang panggabig mga ibon, dati-rati naglipana, ni isa may di naglamay, lahat sila'y nangawala. Ayos pare, ayos. Lumuluha ang kandila,
laki-laki, habang-haba. Okay, ah. Habang-haba ng kandila, laking-laki, lumuluha. Lumuluha ang kandila, laking-laki, habang-haba. Habang-haba ng kandila, laking-laki, lumuluha. Lumuluha. Lumuluha ang kandila. Aray! Puro ka na lumuluha, lumuluha, hindi na natatapos. Di ba paano matatapos, hindi pa ubos yung kandila? Ay! Aantayin mo pang matapos. Eh, siyempre! Ito ang natula. Bakit marunong ka? Uy, ako kahit Batangueño, ako'y manunula sapagkat lahi ng manunula. Talaga? Yung aking lola ay taga Bulacan. Ay, ganun? Oo, oo. Ay, ang Bulacan, alam mo yan ang talagang lahi ng manunula, ang Bulacan. Totoo! Napatunayan ko nung isang linggo, nagpunta ako sa Bulacan. Okay. Habang kami nagkukwentuhan ng aking Lola Rosay, biglang may dumating na bata. Sabi ng bata ay, Aling Rosay! Aling Rosay! Okay. Pairam daw ho ng kaldiro. Si nanay ay magpapansit pagkat birthday ng tatay ko. Wow, patulang ang inyaran lang? Oo, patulang. Mga taga-Bulacan, patulang ako magsalita. Ganun talaga? Sumagot si Lola Rosa. O ngayon? Sabi ni Lola Rosa ay, Dunyor, Dunyor. Wala akong ipahihiram. Kaldero ko ay nabasag ay di pa napapalitan. Ah, talagang tinula, tinula. Ay, sumagot si Lolo Cosme. Sumagot si Lolo Cosme? Oo, yung asawa ni Lola Rosa. Oh, ngayon, ang sagot? Sabi ni Lolo Cosme, teka munay, teka munay. Meron tayo diyang maliit. Baka yun ay po pwede, hindi naman ginagamit. Okay. Ay, ako hindi nakatiis. Anong hindi nakatiis? Alay, sumali na rin ako. Tumula ka rin? Oo. Sabi ko'y, matapos na marinig nyo, andito nga ay naglaban ang hatol ko sinitabla sa alang katuwiran. Kung sino mang naritong higit na maalam, kayo na ba ang bahala? Sumayin nyo ang oras ng balagtasan hanggang sa linggong muli sa Tarantado! Ano ba yan? Naging balagtasan na yan? Eh, nagtulaan sila. Hindi ako naglakandiwa. Ganun talaga? Puro kalokohan yung nalalaman mo talaga? Mayroon pa akong alam na tula. Meron ka pang alam na tula? Oo. Ano naman yan? Maanak ko rin doon sa aking anak. Baka kalokohan yan. Hindi. Aber, tingnan natin. Maganda ito. Paano yan? Ang tula ng aking anak. Ako'y may kabayo. Kulay alasana. Wow. Ambisyo at gawi ay katakataka. Pag iyong hinimas, napungay ang mata. Pag iyong sinakyan, nabuka ang paa. Tarantado! Ibang kabayo naman sinasabi nito. Wala ka namang alam na tula yata. Ikaw nga tulog ka. Alibasa, wala kang nalalaman. Anong wala nalalaman? Eh, hindi ka marunong eh. Kahit tayo magtalungan dito, sa pinag-aralan, hindi ka mananalo sa akin. Okay, pare. Pagdating sa pinag-aralan, wala ka sa akin. Kahit sa English. Champion ako sa English, pare. Oo, magtanong ka. Ha? Magtatanong ko sa'yo. Ikaw magtanong. English. Matutuloy ako sa'yo, magaling ako sa English. Anong English sa baboy? Abay, pig. Simple naman, pare. Yung maliit na baboy. Piglet. Ayos ah. Yung hirap-hirapan mo naman, pare. Eh, anong English sa manok? Chicken. Yung maliit na manok. Chiclet. Chick. Ah. Ay, yung maliit na maliit na maliit na manok. Chick. Masandali lang. Wala na namang maliit na manok eh. Meron. Chick lang yun eh. Meron. O ikaw, ano yung maliit na manok? Nor. Tarantado ka. Kita mo kasi sa kahon. Tarantado, napunta ka sa Nor. Oy, kahit nga sa pinag-aralan, hindi ko pa nalilimutan yung mga pinag-aralan ko kahit kung gusto mo maglaban tayo, arithmetic. Arithmetic? Oo. Oh! Oy, master ko arithmetic. Magaling ka. Magtanong ka. Tatanungin kita. Oo. Oh! Halimbawa, mayroong isang jeep. May isang jeep? Yung jeep, mayroong pasahero. Isang jeep, may pasahero? Ilang pasahero? Limang pasahero. Limang pasahero? Okay. Pagdating sa kanto, lumiko, bumaba ang isa. Bumaba ang isa? Pagdating sa kanto, lumiko, bumaba ang isa. Bumaba ang isa? Dating sa kanto, lumiko, bumaba ang isa. Bumaba ang isa? Nagbibilang kaya tayo. Eh, baka bilisan mo eh. Dating sa kanto, lumiko, sumaka isa. Dating sa kanto, lumiko, bumaba ang isa. Dating sa kanto, lumiko, sumaka isa. Dating sa kanto, sumaka isa. Dating sa kanto, lumiko, bumaba ang isa. Dating sa kanto, sumaka isa. Dating sa kanto, bumaba ang isa. Dating sa kanto, lumiko, sumaka isa. Dating sa kanto, lumiko, bumaba ang dalawa. Dating sa kanto, sumaka ang isa. Dating sa kanto, bumaba ang isa. Dating sa kanto, sumaka ang dalawa. Dating sa kanto, sumaka ang isa. Tarantado talaga ito. Ito ang tanong.
Ilang beses lumiko ang jeep. Tarantado ka! Ba't pinagawa mo yung tanong? Eh, ganyan ka lang ganyan eh! Pinabayaan mo pa akong mabilang tarantado! Ah, hindi ka malalalo sa akin sapagkat ako'y maraming narating. Halos lahat ng sasakyan na sasakyan ko. Ano? Lahat ng sasakyan na sasakyan mo? Oo! Talaga? Oo! Halim mo, nakasakay ka ng aeroplano? Nung magpunta tayo sa Canada, sakay tayo ng aeroplano. Ano ba natatandaan mo? Oo. Sa tren, nakasakay ka ng tren? Nung mag-show tayo sa Bicol, sakay tayo ng tren. Ba okay, oh. Sa barko, nakasakay ka ng barko? Nung mag-show tayo sa Iloilo, sakay tayo ng barko. Natatandaan mo, no? Sanay ka ba sa barko, pare? Oo. Dating seaman. Seaman? Oo. Eh, kung magtanong ako sa'yo, masasagot mo? Siguradong masasagot ko yan. Tungkol sa barko? Oo. Ilan ang angkla ng barko? Ang angkla ng barko ay dalawa. Dalawa? Isa sa unahan, isa sa hulihan. Batama, dalawa yan. O halimbawa, inabot ka ng bagyo sa gitna ng dagat, anong gagawin mo riyan? Ihuhulog ko yung unang angkla. Para hindi lumubog? Para hindi lumubog. Ay kung may dumating isa pang bagyo? Ihuhulog ko yung padalawang angkla. Kung may dumating pang bagyo? Ihuhulog ko yung patatlong angkla. Kung may dumating palang bagyo? Ihuhulog ko yung paapat na. Kung may dumating palang bagyo? Ihuhulog yung palang bagyo. Kung may dumating palang bagyo? Ihuhulog ang paanim na angkla. May tarantado ka para eh. Bakit? Sabi mo dalawa lang angkla ng barko eh. Oo. Oh. O isang kakuha na mga angkla mo. Ay isang kakuha na yung bagyo. Isito! Filosofo ka. At sasakyan! Ako may tatanong sa'yo tungkol sa sasakyan. O ay master kayo mga sasakyan? Nung ako'y magpunta sa Bicol, nakita ko yung train ipinasok sa barko. Train? Pinasok sa barko? Oo. Tapos yung barko ipinasok sa jeep. Yung barko pinasok sa jeep! Alin ang malaki doon sa tatlo? Pambira ito. Yung barko? Hindi. Yung tren? Hindi. Eh, yung jeep? Hindi rin. Abay, puro ka hindi. Nasabi ko ng lahat eh. Ay, alin ang mas malaki? Ay, di mas malaki ang katangahan mo. So ba, tren at barko sa jeep? Buisit! Tanga! Tanong ka ng tanong. Nasa wala kang alam? Sa sasakyan pa rin. Okay, magtanong ka. Ano ang pagkakaiba ng Manila bus kaysa Metro bus? Aba, may pagkakaiba yan. Ang Metro bus, lumalabas yan ng probinsya. Mm-hmm. Ang Manila bus, sa Manila lang yan. Mm-hmm, mali. Ang Manila bus, mas marami pasahero. Magkaiba yan? Mali. Magkaiba na kulay? Mali. Magkaiba na makina? Mali. Puro ka mali. Eh ikaw, anong pagkakaiba ng Manila bus sa Metro bus? Ang pagkakaiba ng Manila bus sa Metro bus, oh. Yung Metro bus pumapasada hanggang probinsya. Tama yan. Yung Manila bus, walang pantay labas na, talagang kita mong ultaw. Wisit! Tarantado to, ibang... Puro kakalokohan, kakayak eh. Ay, ang dami ng pakinig mo eh. Wala kang sinabi sa akin, basta ako sabihin ko sa iyo. Walang mangyayari sa iyo pagka hindi ka gumaya sa akin. Bakit? Eh, yung asawa ko nga, ang galing. Asawa ko muna naman, asawa mo na naman. Pero ang asawa ko may problema. Ano problema? Yung asawa ko eh, pag nagse-sex kami, laging gusto'y dog style. Ba? Dog style? Oo. Okay yan, pariya! Mag-i-enjoy ka rin! Masarap. Masarap yan. Masarap nga, lagi namang gusto'y sa tabi ng daan. Tarantado ka, dog style talaga, no? Pare, may tatanong ako sa'yo. Ano? Ha? Ano bang English doon sa mabahong hininga? English sa mabahong hininga? Oo. Don't talk to me. Uy! Tarantado to. Ay, ang baho ng hininga mo eh. Wishy! Amoy uto. Ulo! Dapat sa iyo, ikaw ay gumamit ng Rexona. Matarantado kayo. Rexona, saklikili yun eh. Alay, ang bunganga mo'y may anghit eh. Wisi! Bukod pa sa Rexona, gumamit ka ng tollgate. Ano tollgate? Baka callgate? Tollgate. Baka tollgate? Tollgate. Ay, tollgate eh, sa highway lang yun. Ala, eh di para pasagasana yung bungangat na umalis ang amoy. Wisit na ito. Eh, ikaw nga eh, galing ka sa mga ibang bansa noon. Ah. Niregaluhan mo pa nga ako ng toothpaste. Sandali lang, kukunin ko ito. Sandali ha. Alay. Ha? Ayun, may nalimutan lang ako doon. Ano yan? May bumaba. Ito talaga yung sinasabi ko sa'yo. Bakit? Eh, ako nga niregaluhan mo, di ba? May pasalubong ko sa akin ng galing ka sa ibang bansa. Ah. Sabi mo sa akin, magaling na toothpaste yun. Bakit? Tinarantado mo ko, pare. Malamig ba sa bunga nga? Malamig nga sa bunga, pero hindi naman bumubula. Hindi na bula? Oo, ginamit ko na ginamit yun eh, hindi bumubula eh. Ay, tanga ka pala eh.
Bakit ako tanga? Hindi naman toothpaste yun eh. Bakit ano yun? Gamot sa alburanas. Kaya pala ganun eh. Dahil ang mukha mo yung mukhang tumbong. Pwede pa kumanta muna tayo. Ano? Sige. Ano ba't ibang klase ng ihi pala yan? Aba, siyempre, lahat ng tao may kanya-kanyang ganyan. May kanya-kanyang ihi. Kaya kaya kunanta yung lola, gwanong akin lolo. Bakit ano lola mo? Abay, ganun na rin eh kung umihinga sa... Ganun na rin? Oo. Ikaw ba may alam sa lolo? Oy, naulit. Nabanggit mo yung lolo. Bakit? Marami akong lolo. Maraming lolo? Magkakapatid. Magkakapatid? Ang tatanda na. Matatanda na? Oo. Bakit? Pero, yung isa kong lolo, kahit matanda na, mahigit na 100 taon. 100 taon na? Nagtatrabaho pa. Aba, masipag. Oo, masipag. Nagtatrabaho pa? Nagtatrabaho pa. 100 taon? Oo. Anong trabaho niya? Aba, humihilis siya ng gatas. Humihilis ng gatas sa baka. Aba, humihilis siya ng gatas sa baka? Oo, yan ang trabaho ng lolo ko. Ay, nakakaganong kadami ang kanya nakukuhang gatas sa isang baka. Aba, sa isang baka lang? 2 galong gatas ang nakukuha niya. 2 galong gatas ang nakukuha sa isang baka ng sa isang hilisan lang? Ay, konti lang pala. Ano ko, konti na lang ganon? Luma sa aking lolo. Bakit ano lolo mo? Yung aking lolo, ganon din ang trabaho, 100 taon na rin. Humihilis din ang gatas sa baka. Ganon din ang trabaho? Oo, pareho silang trabaho. Ganon namang karaming gatas ang nakukuha? Ba, 1 tabo. Santa... Pinagmalaki mo sa 1 tabo sa akin, 2 galon. Abay, turo ang ginagatasan. Turo, buwis yan. Laki yun eh, walang gatas. Sinasabi sa iyo, ang lolo mo walang panalo sa akin. Walang panalo, yun nga sa lolo, linaw palang mata eh. Malinaw mata? Oo, matanda na rin, mahigit na rin 100 taon. Mahigit 100 taon, malinaw mata? Sobrang linaw ng mata, pare. Ba, bakit? Paano napatunayang malinaw mata? Aba, yung tao, isang kilometro ang layo, kilala pa niya. 1 kilometro ang layo, kilala pa ang tao. Ah, ganun kalinaw ang lolo ko. Ay, malabo na pala ang mata ng lolo mo. Anong malabo? Yung aking lolo, ang malinaw ang mata. Bakit? Eh, yung kalahating kilometro, kita pa niya ang tao, kilala pa niya. Tarantado ka. Pinagmalaki mo, kakalahating kilometro sa aking lolo nga. 1 kilometro ang layo. Abay, nakapikit yun. Nakapikit. Yung lolo ko talaga magaling. Bakit anong galing? Eh, ikaw ang lolo mo. Puro palpak ang lolo mo. Turo. Yung isang pang lolo? Oo. Oh, ang dami mo naman lolo. May magkakapatid yan eh. Puro 100 taong. Oo! Oh! Eh, lolo ko ngayon. Matuling pang tumakbo? Matuling tumakbo? Oo! Oh! Ganon katuling tumakbo? Sa 1 kilometro, 30 minutos natatakbo niya. 30 minutos yung ilang kilometro? 1 kilometro! 30 minutos sinatakbo? Ganon kabilis tumakbo lolo ko? Ay, luma na naman sa lolo ko. Bakit naman? Ay, yung lolo ko, 1 kilometro. 2 oras niyang tinatakbo. Pumbira ka naman, 2 oras. Ay, sa lolo ko nga, 1 oras lang takbuhin yan eh. Abay, paluhod yun! Ikaw talaga pinakakalokohan eh. Eh, ikaw eh. Sobra naman. Sinasabi sa iyo, pag ako ang iyong kalam, hindi ka mananalo sa akin yung aking lolo. Oh. Yun ay gumagawa ng itlog. Gumagawa ng itlog? Oo, yung itlog na pula. Abay, yung panghanap buhay ng lolo mo? Oo. Nagagawa ng itlog na pula? Oo. Gano'n bang katagal yung ginagawa ng itlog na pula? Nung aking lolo? Oo. Oh, 2 minuto. 2 minuto? Ay, pagkala ko dyan, yung itlog na pula, ginagawa niya 1 buwan bago hanguin dyan eh. 2 minuto lang. Bakit pa? Paano ginagawa ng lolo mo? Kinakamot. Tarantado ka, ibang itlog yun. Ay, ako galing sa ibang bansa eh. Galing sa ibang bansa? Oo. Sa bansa? Doon, sa mga bansang tinaroon ng lolo ko. Ikaw talaga po nakakalap. Galing din ako Singapore. Galing ka Singapore? Oo. Bakit ano namang masasabi mo dyan sa Singapore? Ba, nung ako'y nasa Singapore, pag ako'y nalulungkot, ako'y nanonood ng sine. Ba, may sine doon? Mayroong pelikula doon. Anong mga pelikula? Tagalog. Tagalog din? Kung anong meron dito sa Pilipinas, meron din sa Singapore. Ba, pareho? May pagkakaiba ng kaunti. Ano namang pagkakaiba? Pinapalitan nila ang pamagat. Pinapalitan pamagat? Oo. Ano nang pinapalit? Itlog ko. Itlog? Pambihira naman. Uy, halimbawa, pelikula ni Fernando po. 1 bala ka lang. Medyo marahan lang. Paano? Hindi ko maunumaan eh. Halimbawa, pelikula ni Fernando po. 1 bala ka lang. Singapore. Ah. 1 itlog ka lang. Okay ka, pere ko. Okay ka, itlog ko. Bangkay kitang hakbangan. Bangkay kitang itlogan. Hawak ang buhay mo. Hawak mong itlog ko. Paano ang puso ko? Anong itlog? Pitik sa buwan. Pitik sa itlog. Ay, doon ko rin natutunan ng pagtingin sa babae. Anong pagtingin sa babae? Abay, yung babae. Makita mo lamang lalapit sa tindahan at bibili ng sigarilyo, alam mo kung may
Anak na o, wala pa. Ha? Sa papalong paraan? Sa pagbili ng sigarilyo. Bibili lang ng sigarilyo sa tindahan? Malalaban mo na kung mayroong anak o wala pa? Oo. Ba? O halimbawa yung wala pang anak, paano mo masasabi yan? Yung wala pang anak? Oo. Ganito ang lakad niyan. Halimbawa lalapit sa tindahan? Pabiling hope. Hope. Bakit hope? Wala pang singaw. Nakatikom, wala pang anak yun. Wala pang anak yun? Oo. O halimbawa, dalawa ng anak? Dalawang anak. Oo. Oh. Ganito na lakad niyan. Paano? Pabiling Marlboro. Marlboro? Dalawa ng anak noon? Oo. Kaya pala. O halimbawa, tatlo ng anak? Tatlong anak. Oo. Oh. Ganito na lakad niyan. Paano? Uy, sobra. Pabiling Laditsa. Laditsa. Tatlo ng anak nun? Oo. Pambira naman, oh. Ay, kung lima ng anak. Lima ng anak? Oo. Oh. Nakaw, lunggaang na yan. Anong lunga? Paano? Sobra. Pabiling Balintawa. Tarantado ka. Singapore pala, pagluwang ng bunga nga, pagdami ng anak. Buti pa, kumanta muna tayo. Okay, sige. Oh, sige. Haharnahin muna natin yung anak ni Aling Angge. Ano? Yung anak ni Aling Angge. Maghahara na tayo? Oo, yung nakita natin kanina. Ay, maganda. Oo. Oo. Anak ni Aling Angge. Anak ni Angge yun. Yung maputi. Maputing maputi. Yung maraming galis ang puwit. Oo. Maraming galis ang puwit. Maganda nga siya eh. Haharnahin natin. Haharnahin natin. Narito yata si Aling Angge. Mm-hmm. Magandang gabi po, Aling Angge! Ayun, oh. Allah, kami yung magnanakaw. Hoy! Kung ikaw ay mahimbing, sa gitna ay nanggiling. Pagkira ka, paano ba sinapunta yung harana natin? Ay, nalito ako eh. Ikaw talaga, nakakaya kay Aling Angge. Papalitan. Palitan na natin yung harana, yung kanta. Yung pangharana? Oo. O sige, maestro. Pagbutihin mo. Hoy, kakanta na tayo. Si Aling Angge nakatingin. Medyo tsupo na natin. Hindi, sabay tayo. Oh. Sabay, hindi makasari tayo. Kung kami po'y lele mo, sandali-dali po ninyo bigyan, baka kami mapagsaran sa pinto ng kalangitan. Malimusto, tarantado. Hindi pwede nakakaya yun eh. Papalitan na lang. Hindi pangharana yun. Hindi pwede yan. Walang pangharana. Sige, sige. Okay. Simanggal, simanggal, Isabel, awat pan, awat pan, tiban. Simanggal, simanggal, Isabel, awat pan, awat pan. Pare, nagdali lang. Ay, nakakalito. Ay, ano yung mga rana natin eh. Kung saan sa pumupunta eh. Ay, paano? Yung tunay ng kanta. O sige, mabuti pa, paringgan natin isang magandang kanta. Ito ang handog sa anak. Ay, magpatuloy mga kaibigan, narito muna ang isang patalastas buha sa ating tagapagtuguyod. Toing! Hello, Dad. Ano yon? May sasabihin ako sa'yo. Bakit may problema? Nagsit na lang ako sa fine art. Bakit? Ayaw ko nang mag-doktor. Sana maintindihan mo. Sino bang may sabing doktor ang kunin mo? Sabi ko'y konduktor. Tarantado, sinisira mo yung patalastas eh. Patalastas mo sa ating tagapagtuguyod, Toy? Toy? Mga kadalagahan, mm-hmm. Kayo ba'y sinisipon nilalagnat? Opo. Kung ganun gumamit ng bes. Anong bes? Yung bes, yung malamig-lamig. Yung pinapahit? Oo. Uh-huh. Kumuhit ng malalim. Uh-huh. Pasakat ng butas ng ilong. Ilong? Butas ng tenga. Butas ng bunganga. Lahat ng butas sa katawan ay pasakan. At kayo na rin magsasabing, wow, very hot, very cold. Okay. Tantado ka. Ay, ganyan sa radyo eh. Alam mo sa radyo, meron pa mga patalastas na ginagawa dyan. Anong patalastas? Yung mga patalastas. At saka yung mga drama. Sanay ka sa radyo? Oo, oo. Anong nalalaman mo sa radyo? Nagdadrama ako. Nagdadrama ka? Oo. Oy, dramatist na rin ako. Paringgan natin sila ng sampul ng drama. Okay, sige. Talaga marunong ka magdrama. Dramatista nga eh. Mga kaibigan, amin pong inihandog sa inyo ang dulang may pamagat na ang langit-ngit ng papag.
Ganda ng pamagat. Itay! Ano yun, anak? Huwag ka munang mamatay, Itay! Anak, alam mo na may sakit ako. Ngunit, Itay, huwag ka munang mamatay sapagkat wala akong kukunan ng pera, wala akong kukunan ng pambayad sa ilaw at sa tubig, Itay. Huwag ka munang mamatay, please, Itay! Alam mo, anak, talagang mamamatay na ako. Huwag muna, Itay! Oras ko na, anak. Naku, Itay, huwag mamamatay na talaga. Huwag ka munang mamatay, anak. Itay! Huwag ka munang mamatay, anak, ma'am. Ay! Tagas ng ulo mo eh! Sabing huwag munang mamatay, namatay ka rin. Puro kakalokohan eh. Eto, alam mo, yan ay napanood ko nung araw sa pelikula. Saan pelikula? Yung una namin panonood ng aking asawa. Ganon? Oo, naku, yun ang malaking problema. Sa unang pagdadicho? Unang panonood namin ng sine. Hindi pa kami nakakapanood ng sine. Oh. Noon lang kami nakapanood ng sine. O, ano nangyari? Nagpunta kami sa sinehan. Oo. Uh-huh. Tumubos kami ng ticket. Oh, ngayon. Eh, nung may abot ng aking misis yung ticket doon sa pinto, ipinunit ang... Ang ticket? Oo. O, ba talaga pupunitin ang takilyera yun? Sabi ng aking asawa sa akin eh, nakutabo, pinunit eh, anong gagawin natin? Sabi ko, bumili ka uli ng iba. O, ano ginawa mo? Bumili uli ng iba kaming ticket. Oh. Nung iabot uli doon sa pinto, pinunit na naman ang takilyera. Ba talaga pupunitin yun? Sabi ko, iba ibus ng pera natin eh. Oh, isa pang bili ng ticket. Oh, bumili ka ulit. Kumuha ulit kami ng ticket, iniabot ulit doon sa pinto. Oh, ngayon? Pinunit na naman ng takalyera. Talaga na mapupunitin pare yun eh. Ay, sabi ko sa aking asawa, ay gagawa nata ng parakit yung makapanood dyan. Oh. Ay, nung malingat yung nasa pinto, oh. Nagtakbuhan kaming paloob. Tumakbo kayo papasok? Oo. Ano nangyari? Pagdating namin sa loob, ang eksena doon sa pelikula ay nakaganyan si Fernando po. Si Fernando po? Sabi ni Fernando po, magbayad kayo. Pag hindi kayo nagbayad, papatayin ko kayo. No! Ay naku, hindi kami nagtakbuhan palabas. Nagtakbuhan kayo? Oo. Abay po isit. Nung kami magkita, malalim ng gabi. Nagkahiwalay kayo? Nagkahiwalay kami. O ngayon? Nung kami magkita, sabi ng aking asawa, talaga ang galing ni Fernando po, ano? Oh, bakit? Ay alam na kita, hindi nagbayad. Sandira kayo, saan kayong mag-asawang tanga eh? Ay sadya naman eh. Ba'y nasabi mo yung mag-asawang tanga? Oo. Doon sa amin, mayroong mag-anak na tanga. Ah, meron naman mag-anak na tanga? Oo. Paano yan? Sabi nung ama doon sa anak, anak, para kita'y merong mapag-aliwan, bumili ka ng radio transistor sa bayan. Oh. Walang kuryente sa kanila. Ah, noon. Ay di yung anak ay umuwi ng bayan, bumili ng radio. Ano ba kanabuhay nila? Magsaka lang. Magsaka lang? Ay nung makabili ng radio siya kay sa jeep na ganyan, kalong-kalong niya gusto ng patunogin ng radio. Sa kasabikan? Medyo nahihiyalaan sa mga tao. Naku, o anong nangyari? Pagbaba doon sa jeep, punta siya sa kanila. Oh. Binuksan agad ang radyo. Binuksan ang anak? Ang nabuksan sa radyo, dula. Oh. Sabi sa radyo, bitiwan mo ko. Pag hindi mo ko binitiwan, papatayin kita. O, hindi ginawa? O, di, tinapon ng radyo. Ako. Pagbatay sa kanila, sabi ng amay, ano, nasaan ang radyo ang binili mo? Oh. Sabi ng anak, ay nakaw. Ay, meron ho nagsalita sa loob na bitiwan ko raw. Pag hindi ko binitiwan, ako'y papatayin. Kiniwang gulo. Sabi ng amay, kita. Pupunta natin yan. Oh. O di magkasama sila, punta doon sa radyo. Uh-huh. Nung malapit na sila sa radyo, tuloy pa rin ang dula sa radyo. Ah, tuloy pa rin? Sabi sa eksena sa radyo, huwag kayong lalapit. Pag kayo lumapit, papatayin ko kayo. Naku! Ano nangyari? Sabi ng uma, kita na anak, ako pala'y karamang. Tandira ay talaga mag-anak na talaga tayo. Kaya talaga ay, mga tanga eh. Oh. Ikaw ba, alam mo ba kung paanong tanga? Yung mga tanga, paano mo malalaman tanga ang papasok sa sabungan? Aba? Ay, siyempre, pag pumasok sa sabungan ay yung dalay itik. Ba, oo nga, ano? Tanga yun. May tanga pa sa roon. Meron pa? Ano yun? Yung pumusta sa itik. Hindi, ano pa? Meron pa rin? Oo, oo. Ano yun? Yung nagtanong, nanaluga ang itik. Puro talaga pinag-usapan natin. Ano yun eh, sa mga manok ang ginagamit dyan eh. Mga manok? Ikaw ba alam mong lahat ang uri ng manok? Ba, siyempre, galaga ako ng mga manok sa amin. Kung alam mo lahat ang uri ng manok, anong tawag mo sa lalaking manok? Tandang. Ah, yes. Ay, yung babaeng manok. Inilin. Yung mga anak. Sisiw! Ikaw talaga, oh. Anong tawag mo sa kanila? Si... Mga manok! Hindi. Mag-anak na manok? Mali. Manokan? Mali. Poultry? Mali. Eh, ikaw, anong tawag mo dyan? Ang tamang tawag dyan, kurr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 r
Pero kakalokohan. Eh, alam mo, nung ako'y nag-aaral, ganyan eh. Nung ako'y nag-aaral, sabi ng aking maestray, class,
Ang ating pag-aaralan ngayon ay tungkol sa ating sariling katawan. Sariling katawan? Oo. Oh. At gagamit din tayo ng pag-aaral tungkol naman sa pananalita. Sa pananalita? Inyong sabi sa amin, inyong gamitin ang salitang hamakin sa pangusap. Ganon? Oo. Ano nangyari? Sabi ng Maestra Pedro, gamitin mo ang salitang hamakin. Uh-huh. Sabi ni Pedro, ang mahirap, huwag hamakin. Ba tama yan? Sabi ng Maestra, good. Uh-huh. Eh, ikaw, Julian, ikaw naman ang sumunod. Oh. Gamitin mo ang salitang hamakin. Sabi ni Julian, pag-ibig, huwag hamakin. Tama rin pala eh. Tapos sabi ng Maestra, Tabo, ikaw naman ang gumamit ng salitang hamakin. Ikaw naman? Tumayo ako. Mm. Sabi ko, Ma'am, kami po'y tatatlong magkakapatid. Mm-hmm. Ulila na po kami sa ama't ina. Yung pong aking bunsong kapatid ay 5 taon. Isang araw pong nag-uulan-ulan, yung aking kapatid ay nagsaing. Oh. Ay 3 salopang isinaing. Mm-hmm. Sabi ng Maestre, ang sabi ko sa iyo, gamitin mo ang salitang hamakin sa pangusap, huwag kang magpwento. Oh, ano nangyari? Sabi ko, iba, hamakin niyo yun. 3 salopang isinaing, kami tatatlong kakain. Hindi na gamitin niyo hamakin. Oh, galing. Galing mo talaga, pare. Oh, sabi mo sa akin, magaling ka sa mga panagalog, mga pangusap. Eh, siyempre. Ay, ikaw, ano ka ba? Oh. Oh. Sabi mo sa akin kanina, ano ko sinasabi ko na sa'yo? Di mo maintindi yun eh. Sabi ko sa'yo gamitin ng paya! Ay! Yung salitang paya! Oo! Ay, galing! Alam ko yan! Alam mo yan? Oo! Oh. Oo, lalong alam ko! Ay, ikaw? Ha? Paano mo magagamit ang salitang payak? Payak na pangusap? Oo, payak na pangusap. Nakita kanina, nakita ko ikaw kanina. Naliligaw. Oo. Oh. Kita ko ang iyong payak. Ay, kuyo, kuyo po't ang bayat. Iba'y sinasabi mo. Katawa na tayo! Ano yung pare? May tatanong ko sa iyo. Ano naman yung pare? Ikaw ba alam mong lahat ang uri ng hayop? Aba, siyempre naman pare. Nag-aalaga ako ng mga hayop. Agriculturist ako. Talaga? Oo! Eh kung alam mong lahat ang uri ng hayop, anong hayop ang magkabila ulo? Ang hayop... Masandali lang pare. Wala namang hayop na magkabila ulo eh. Meron? Wala niyan. Meron. Pambihira ka naman. Eh ikaw pare, ano ang hayop na magkabila ulo? Aba, ang hayop na magkabila ulo, aso. Aso! Oo. Bakit aso? Nagkambitan. Ito, pati aso, pero kay alaman mo. Sinasabi siya, ako magaling sa ganyan tanongan eh. Kung gusto mo ikaw magtanong. O sige, may nalalaman din ako pare. Sige. Mahilig ka ba sa gatas pare? Siyempre naman, para lumusog ang katawan. Maganda sa katawan yung gatas, ano? Oo. Itong tanong ko siya pare. Ano yon? Alin ba ang mas masarap? Gatas ng ina o gatas ng baka? Allah, ikaw sarap naman ang gatas ng ina. Bakit mo naman nasabing mas masarap sa ina? Ay maganda ang lalagyan. Ang sarap ot-otain. Sabi ko, uulit mo talaga. Oo, alam mo, yung lahat ng parte ng katawan, alam ko eh. Oy, alam ko rin yan, pare. May itatanong ako sa iyo, ha, tungkol sa katawan. Sa parte ng katawan ng tao? Oo. Master ko lang dyan. Ano ang pinakamalamig sa parte ng katawan ng tao? Punong tinga. Hindi. Leeg. Naku, maraming libag. Kinikili. Naku, may anghit. Singit. Nako, well, nako, lalong mabahong utot. Oh, hindi na ako tumama sa iyo. Ay, ikaw, anong parte sa katawan ng tao pinakamalamig? Ang pinakamalamig sa parte ng katawan ng tao ay ngipin. Bakit ngipin? Pag hindi ka nag-toothbrush, nag-yiyilo. Ano sinasabi ko? Ano yun ang asawa ko'y ganun eh, puno ng tartar. Ang isawa mo? Alam mo ang asawa ko? O bakit? Nung araw, nung hindi pa siya tumataya sa huwiting, oh. Siya kung kumain ni kamay. Nakakamay? Oo, sa Batangas ay sakol. Sakol, oo. Oh. Okay. Kamay, ginagamit. Nung malulong sa huweting, aba, nakakutsara na ngayon. Aba, umasenso, yumaman? Hindi, lugaw na ang kinakain. Alam mo yung aking asawa ay nagalit sa ako ng isang araw, dumating akong lasing ako. Oh. Sabi ng aking asawa, hoy, para matigil ka sa paglalasing, kitang dalaway magpupustahan. Magpupustahan kayo? Sabi kayo, ano ang pustahan? Lasing ka talaga, ha? Sabi sa akin, kita'y palayuan ng ihi. Pustahan niyo, palayuan ng ihi? Pag ikaw ang uwi ka, ay tinalo ko sa palayuan ng ihi, titigil ka na sa pag-iinom. Mm. Pag ikaw naman ang nanalo, tuloy na ang pag-iinom mo. Ah, ganun ang kondisyon? Sabi ko sa kanya, mapapalabang ka naman. Siyempre, lalaki ka eh. Sabi ko, sige, palayuan tayo ng ihi. Sinong mauna? Sabi nung aking asawa, ay ako. Ah, siya nauna? Oo. O ngayon? Abay, wala na palang bante. Ha? Itinasla ang
Tumihin ako, ang layo ng abot. Sumirit din? Oo. Ba, marunong ano? Sabi ko sa kanya, sisiw. Itong ihi ko, tingnan mo, malayo ito. Jack Palos, yung lalaki ka. Binuksan ko ang zipper. Oh. Hinawakan ko yun sa akin. Mm-hmm. Nung mahawakan ko, sabi ng aking asawa, hoy, 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 walang dayaan. Bakit? Nung ako'y umihi, walang hawak. Huwag mong hawakan yan. Ay, umihi ako, nako, sa binti ko pumata. Ano ka? Abay, magaling yung asawa ko eh. Ha? Bakit? Magaling manigarilyo. Oh, pinagmalaki mo naman yung asawa mo. Ay, asawa mo ba ninigarilyo? Paninigarilyo din. Bakit? Talagang bisyo na niya, paninigarilyo. Sa nagpapalabas ng usok? Abay, madami siyang pinagpapalabas ng usok. Nagpapalabas sa bibig, sa ilong, sa mata, sa tenga. Lahat to, pinalalabas ng usok. Nakakapagpalabas ng usok sa lahat ng yon? Oo! Ay, luma sa misis ko yan. Bakit? Marunong din magpalabas ng usok? Yung misis ko ang magaling magpalabas ng usok ng sigarilyo. Saan nagpapalabas? Nagpapalabas siya ng usok sa puwet. Sa Hoy! Tarantado ito! Paano naman sabi yan? Abay, nakita ko kahapon ang kanyang panty puno ng nicotine. Sobra yung asawa mo. Eh, yung nga kapitbahay ko, oh. Galing Bicol. Galing si Bicol? Ay, nagmamalaki sa akin, sabi sa akin, nako pare. Kaya ako'y umuwi na dito sa atin, sa Bicol ay lumindol. Mm. Sa lakas ng lindol, tumbal lahat ang puno ng nyug. Tumbal lahat ang puno? Ay, ganun din sa amin eh. Nung lumindol sa amin, tumbal lahat ang puno ng nyug eh. Ay, sabi ko naman sa kanya, mahina ang lindol sa inyo. Bakit? Doon sa amin, sa Batangas, lumindol. Oh. Pagkatapos ng lindol, ang mga tao mag-aaway-aaway, magpapanapanaga. Bakit naman? Nagkapalit-palit ng lute eh. Oh, sobra naman lakas ng lindol mo. Sinasabi, hindi mo ako kaya eh. Sasabihin mo kanina, ikaw ay mayaman. Mayaman ang iyong lolo. Abay, siyempre. Mayaman naman lolo ko talaga. Bakit mayaman? Abay, lolo ko eh. Yan eh. Malaki ang bahay eh. Malaki ang bahay? Oo. Ganon kalaki ang bahay? Abay, kita mo yung bahay na lolo ko? Oh. Meron swimming pool sa loob. Ah, may swimming pool pa sa loob? Oo. May ano may istasyon ng tren. May istasyon ng tren? Ganyan kalaki ang bahay na lolo ko. Aday, di ka liit. Ay, yung aking lolo, yung bahay. Oh. Pag ikaw ay gumising sa umaga, ikaw ay maliligo. O okay. Ngayon? Kukuha ka pa ng passport. Makayabang ng lolo mo. Ay, nun kami sa magpunta kami sa Mindoro. Oh. Ay, sakay kami sa barko. Sakay kayo ng barko? Ay, yung barko'y inabot ng malakas na alon. Mm-hmm. Sabi nung kapitan ng barko, kayong lahat ay magsipa na langin at nang huwag lumubog ang ating barko. Tama nga yan, tama. Ay, may kasabay akong nagdasal, matanda, sabi. Oh. San Pedro, San Gregorio, San Vicente, San Rostico, San Tabo, San Guillermo, kayo lahat ay pumarito at kami inyong tulungan. Wala na sa ito tinawag? Sabi nyo yung chick, lentek na at lulubog na, pasahelo, tawag pa! Sabi mo, kasabay pa lang yung chick eh. Oo, oh, pero sabi mo yung malawak ang lupa na yung lolo. Oo, totoo yan. Bakit? Alam mo yung lolo ko, napakayaman yan, lawak ng lupa, ipamamana sa akin. Ganong kalawak? Aba, sa akin lang pamamana ng lolo ko. Oo. 100 hektarya lupa. Para sa akin lang yun. 100 hektarya lupa ay pamamana sa iyo? Ganong kayaman ang lolo ko? Ganong kalawak ang... Lupa na lolo lupa ko? Lupa na iyong lolo? Para sa akin yun. Nako, ay kakauntay, makitid yung... Makitid 100 hektarya? Oy, nako, yung akin lolo, yun ang mayaman. Ganong kalawak ang lupa? Ay kita mo ba yung pagkita ng Batangas at Mindoro? Oo. Yun ang pinamamana sa akin. Masandali lang. Bakit? Dagat yung pagkita ng ngayon ng Batangas at Mindoro eh. Ay yung ilalim. Lupa. Yun, ang mamanahin ko. Kami po, si Tabo at si Timba, mga pogi kahit matataba. Ang mga matrona sa amin ay hanga, idol din ng kurang na bakla. Kami po si Tabo at si Timba, mga pogi kahit matataba. Ang mga matrona sa amin ay hanga, idol din ng kurang na bakla. Idol din ng kurang na bakla. I don't think